Ako po si Andrew E. Tan, isang Education Program Supervisor ng DepEd-NCR. Ako po si Micah G. Pacheco, Curriculum and Learning Management Division Education Program Supervisor. Magandang araw! Ako po si Bernadette Daran, isang Education Program Supervisor sa Curriculum and Learning Management Division ng DepEd-NCR. Ano ang Definitive Budget of Work o DIBAW? Ito ay mga MELCs na nahimay-himay sa mga layunin na tatalakayin sa kada araw na siyang magsisilbing gabay sa pagtuturo at pag-aaral ng mga mag-aaral. Ano ang koneksyon at kahalagahan nito sa K-12 curriculum ng DepEd? Dito makikita ng guro na matatalakay sa loob ng 8 linggo ang lahat ng MELCs sa kada quarter. The competencies were unpacked or subtasked to make sure that the MELC will be comprehensively and objectively covered. Ano ang most essential learning competencies or MELCs? Ano ang basehan nito? Ang most essential learning competencies ay dokumentong nagmula sa DepEd Central Office na siyang naging pangunahing batayan ng curriculum para sa lahat ng asignatura at antas ngayong panahon ng pandemya. Ang MELCs ang naging batayan natin sa paggawa ng DIBAW. Ano-ano ang mga bahagi ng DIBAW? Makikita sa DIBAW ang quarter, content standard, performance standard, MELC number, MELC, number of days na ituturo ang bawat MELC at remarks. Mapapansin sa ating DIBAW, each MELC was subtasked based on the time allotment or duration given in the curriculum. This is what we call budget of work. But there are instances, especially in the subjects, with lots of MELCs in it. Instead of subtasking, we merge some competencies to suit the number of days allotted in a quarter as per the school calendar. The remarks contain recommendations that the teacher need to take into consideration. There are two types of recommendations. One is about the prerequisite skills or concepts that the learner should have mastered prior to the current competency. We were able to identify these from the MELCs audit that was conducted by DepEd-NCR every quarter last school year. The second type of recommendation contains tips, notes for the teacher, or suggestions that may enhance the mastery of the target competency, thereby improving the teaching and learning process. Paano at saan ko gagamitin ang DIBAW bilang guro? Mayroon tayong tinatawag na weekly home learning plan na inihahanda ng mga guro who are teaching the same grade level in the same section. In short, teachers who are handling students the same section having the same learning modality. Sa paggawa ng Weekly Home Learning Plan or WHLP, ang mga guro ay pinapayuhan na tingnan ang DIBAW. Hanapin ang asignatura at quarter. Tingnan ang mga topics na ituturo kada araw upang makover ang MELC. Ito ang lailalapat sa WHLP mula Lunes hanggang Biyernes. Huwag din kalimutang basahin ang nakalagay sa remarks, ha? Tandaan, anumang enhancement o remediation, ito ay gagawin tuwing Sabado. Ipakita ito sa inyong WHLP kung may kailangan gawin ng mag-aaral ukol dito. Ano-ano ang mga bahagi ng WHLP? Ang WHLP ay naglalaman ng mga sumusunod na bahagi. Una, Learning Delivery Mode of the Learner. Ito ang pinili na delivery mode ng mag-aaral na paraan ng pagkatuto ngayong pandemya. Sa NCR, tayo ay naka-blended distance learning. Kapag sinabing blended distance learning, maaaring i-combine ang TV lesson at printed module o printed module at platform, kagaya ng FB Messenger o online.
Ang blended na pinili o modality ay nakadepende kung anong resources mayroon sa tahanan at kaagapay ang paaralan, SDO, kabilang ang lokal na pamahalaan. Pangalawa, asignatura o subject. At pangatlo, MELC number at WIC number. Ang most essential learning competency ay dokumento na nagmula sa DepEd Central Office na siyang naging pangunahing batayan ng kurikulum para sa lahat ng asignatura at antas ngayong panahon ng pandemya. Learning task or LT. Ang learning task ay mga gawain na ibinibigay ng mga guro sa bawat asignatura. Nakasaad dito kung anong learning resource ang gagamitin ng mag-aaral tulad ng module, palabas na panonoodin, platform tulad ng FB Messenger, Google Classroom at iba pa. Nakasaad din dito kung paano at kailan ipapasa ng mga mag-aaral ang kanilang mga output. Kasama rin dito ang mga alituntunin kung ang mag-aaral ay nakatakdang magsulit written work o performance task. Ang susunod na bahagi ay ang self-monitoring tool. Ang mag-aaral ay pinapaalalahanan na dapat punan ang self-monitoring tool na siyang magsisilbing gabay sa guro at sa mga magulang upang mapatnubayan ang mag-aaral. Ang huling bahagi ay ang note to parents o ito yung may simbolong letter N. Ito ay mga paalala sa mga magulang kung paano gagabayan ng bata sa pag-aaral nito sa loob ng tahanan. Ang magulang ay kailangan ding punan ang self-monitoring tool na siyang magsisilbing komunikasyon ng magulang sa guro. Mga paalala sa WHLP. Ang bawat quarter ngayong school year ay mayroong 52 days. Sa weekly home learning plan, ang instructional days o mga araw na magtuturo ang guro ay mayroong maximum na 40 days lamang. Ang bawat araw ay tinatayang may isang oras na instructional time. Ang natitirang mga araw ay ilalaan sa orientation, formative at summative assessments, enrichment at remediation.